May ilang panglubutang na mga kaso ng marahas o sapilitang pagdampot sa mga suspect na sinasabing pagmamalabis ng mga pulis. Narito ang reporting Barisol Abdurrahman. Wala pong wanas, pinipilit mong kunin yung pinsan ko. Sa Olongapo City, mahigpit ang kapit. Matindi ang sigawan. Sa gitna ng hilahan at agawan sa lalaking walang suot pang itaas na kinilalang si Nesty Gunggora. Pilit daw kasing isinasakay ng grupo ng mga lalaki sa pulang kotse si Nesty. Isa sa mga humarang ang ama mismo ni Nesty. Alam na po sir, kasi namin yung mga ganyang bagay. Pag naisakay sa kotse, walaan na. Kinabukasan, baka hindi mo na makita ang buhay. Mga pulis daw pala ang grupo ng mga lalaki. Pero sa 30 minuto raw nila itong agawan. Kahit nung matagal na kayo naghahablutan, hindi sila nagpakilala? Hindi po sila nagpapakilala. Nagkaroon lang ng linaw nang dumating ang isang pulis mobile. Ayon sa Olongapo City Police Office, lehitimong pulis operation ang nangyari at coordinated daw sa PDEA. Target daw talaga nito si Nesty, nakasama sa drug watch list noong pamang 2016. Isa si Nesty Gunggora sa hindi talaga nagpapadrug test dahil ongoing ang barangay drug clearing operation ng kabalan. Hindi itinagin ng suspect ang aligasyon. Sampot kayo sa drugs? Hindi. Napag-utusan lang, ma'am. Napag-utusan pa lang. Sino nag-utos sa'yo? Ito pa lang, ma'am. Ayon sa mga kaanak ni Nesty, wala silang intensyong harangan ang mga lalaking kumukuha sa kanya kung noong una pa lang ay nagpakilala na silang mga pulis. Pero giit ng pulis siya, nagpakilalang pulis ang mga umaresto kay Nesty. Nexos po yung kanilang maximum tolerance para po maisama sa police station. Ngunit sa kasamaang palad po, meron pong mga siguro, sabihin na natin, nasaktan. Pinoproteksyonan lang po ng police natin ng kanilang mga sarili na hindi sila, opo, na hindi sila masasaktan. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act si Nesty. Sasampahan din daw ng obstruction of justice ang lahat ng humarang sa pag-aresto. Inalis sa pwesto si Captain Walter Primero, Station Commander ng Olongapo City Police Station 4 habang gumugulong ang investigasyon. Paghinto ng tricycle, bigla rin huminto sa tabi nito ang puting pickup truck. Bumaba sa pickup ang isang lalaki at dali-daling isinakay ang lalaki ng mamaneho ng tricycle. Ang truck driver, ang 18-anyos na si Aldrin Rosales. Ayon sa amang si Roderick, bibili lang daw sana si Aldrin ng langis para sa kanyang motorsiklo. May dumaan na yung pickup na yun na dumampot nga sa kanya ay may sakay na huli. Kung saan yun, naituro lang po siya. At ang mga dumampot daw sa kanyang anak, mga pulis. Nangyari raw ito sa Barangay Santo Cristo sa Sariaya, Quezon itong Miyerkules. Makikita pang paghinto ng isang sasakyang pawang mga pulis din daw ang sakay at ipinamaneho sa iba ang tricycle. Bate sa report ng Sariaya Police Station, inaresto nga sa bypass operation si Aldrin at isa pang lalaki. Nakuhanan daw kasi ng mga sasye ng hinihinalang shabu. Pero ang nakasaad sa police report, sa Barangay Lutukan nangyari ang bypass, hindi sa Barangay Santo Cristo, kung saan nakuhanan ng CCTV ang pagdampot. Nung ano, ibaba yung dalawa, nakapusas. Nakapusas. Binaba ng sasakyan yung dalawa? Oo, binaba. Kapag nag-ooperate sila ng bypass, hindi nila pinaalam. Kapag may huli na, sa kanila kami invite. Kung yan po ay kinidnap namin, hindi po nila makikita yan o para tutubos namin yan. Kung ano, nandito po yan sa loob ng kulungan. Kung sa ibang lugar inoperate si Aldrin, sino ang dinampot na nakuhanan ng CCTV? Hindi raw yon si Aldrin ayon sa hepe ng Sariaya Police. Nasabi niya yan kahit ayon mismo sa kanya ay malabo ang kuha ng CCTV. Fake news po yan. Ano, nakita ko rin na pinabibilisan nila, ini-edit nila yung video. Ano? So hindi bali po, kami naman ay mayroong hakbang, tamang hakbang na gagawin para sa kanila. Legal na hakbang ang gagawin namin para maging aral at tanda po sa kanila yan sa ginagawa nilang paninira sa amin. Nung kinausap ko naman yung aking mga kapulisan na nakita ko rin dun sa video, ang sabi nila ay hindi naman totoo yun. Yun pong mga nahuli na yan, yan po ay legitimate operation. Itinagi ng ama ni Aldrin na sangkot sa paggamit o pagbenta ng ilegal na droga ang anak. Nasa kustodiya siya ngayon ng Sariaya Police. Ang mga kaanak ni Aldrin, nakatakda magsampa ng kaso sa ombudsman laban sa mga sangkot na pulis. Yan pong mga kapulisan na po yan ay gusto ko pong managot sa mamali pong paghuli nila sa aking anak na wala naman po talagang ginagawang masama.
Marisol Abdurrahman, GMA News.